rápido, Jason Miano. Matapos ang limang magkakasunod na impresibong panalo mula taong 2012 hanggang 2014 nang tinaguri ang Rapido ng San Andres Catanduanes na si J. Primo Solmiano. Taong 2014 ay dumayo naman ito ng bansang Japan upang sagupain ng Japanese knockout artist na si Keita Obara para sa bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Junior Welterweight title. Bagamat pagdating sa experience ay lamang ang Pinoy journeyman, ay hindi nga po ito umubra sa lakas ng hometown fighter, sapagkat sa loob lamang ng 4 na round ay tinapos agad nito ang ating kababayan via knockout. Matapos ang kanyang masaklap na pagkabigo sa kamay ng hapon, ay pansamantalang huminto muna sa pagbaboxing itong si Rapido at namasukan na lang bilang isang boxing trainer sa Hong Kong. At makalipas nga po ang halos 2 taong pagkakahinto, ay bumalik din ito at sunod namang sinagupa ang matangkad at dambuhalang Japanese fighter na si Takehiro Oda para sa isang 8-round schedule welterweight bout na ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center. Napakatangkad po ng Japanese fighter na ito, mga brad. May taas itong 6,000 feet, samantalang ang Pinoy naman ay nasa 5'8 lamang. Kung tutuusin, mga brad, mas matangkad pa ito sa fighter na nakalaban ni Manny Pacquiao noon sa junior middleweight division na si Antonio Margarito na nasa 5'11 lamang. Bago ang laban ay ito muna ang kanilang kartada. Si Takehiro Oda ay may ring record na 9 na panalo, 7 dito ay natapos via knockout at may 3 talo lamang. Samantalang si Solmiano naman ay may 17 panalo, 13 dito ay natapos via knockout, may 1 tabla at may 3 ding talo. Sa gabi ng mismong laban, ring entrance pa lang ay panalong panalo na ang datingan itong si Jumbo Oda. May paninja-ninja costume pang nalalaman, Miyamo Malahaw Kage at talaga namang malupit ang galawan. Sa pagpasok niya nga sa ring, imbes na sa ibaba dumaan, ay nilaktawan lang nito ang lubid. Samantalang si Rapido naman ay patawa-tawa lang at tila ba may gagawing hindi maganda. Sa first round ay nagkabigayan na agad ng matitinding patama ang dalawang fighter. Bagamat llamado sa tangkad ng hapon, ay mas lamang naman ang Pinoy pagdating sa lakas ng suntok. Is that your best? Halos 1 minuto bago matapos ang first round, ay dito na unang bumagsak si Oda matapos nitong saluhin ang kaliwat kanang suntok ni Solmiano. Yeah!
Nakatayo pa naman ito. Pero matapos lang ang ilang sandali ay muli na naman itong bumagsak matapos na namang paulanan ng suntok ni Rapido. Pagdating ng second round, ay wala nang inaksaya pang sandali si Solmiano at muli na namang pinaulanan ng mga malarapidong suntok ang hapon. Nakuha ni Jay Primo ang panalo via technical knockout sa round 3. At dahil nakaabot kayo sa dulo ng ating video, ay bibigyan ko kayo ng isang malupit na boxing trivia. Siguro mga Brad ay pamilyar na kayo sa lalaking ito, na madalas nating makita sa mga memes, kung saan ginagawa siyang katatawanan dahil sa kanyang pag-iyak. At marahil ay isa ka din sa natawa sa kanya dahil sa nakakatawang reaksyon ng kanyang mukha. Pero Brad, bago ka tumawa, alam nyo ba na ang lalaking ito ay isang American professional boxer? Ang pangalan niya po ay si Rick Lockridge, na kilala din noon sa bansag na Rocky. Naging lineal at WBA super featherweight champion noong February 26, 1984. Siya lang naman ang nag-iisang boxer na nagbigay ng kauna-unahang talo sa tsuhin ni Floyd Mayweather Jr. na si Roger Mayweather via first round knockout sa loob lamang ng 98 seconds. Kung nagustuhan mo ang videong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.